Samantala, makakausap natin sa puntong ito si Governor John Vic Ramulia ng Cavite para sa update sa kanyang nasasakupan na ngayon ay nasa signal number 1. Good morning po, Governor. Good morning, Susan. Good morning sa lahat. Kumusta po ang lalawigan ng Cavite sa panahong ito na si Labuyo po ay nasa bansa? Medyo banayag naman ang sitwasyon ngayon. Pero kagabi ay walang tigil ng ulan at yung manakalakang hangin. Nag-preventive suspension kami para may, kasi sunod eh, meron kami oil spill ng isang araw nung tumataas ang alon, baka yung natitirang langis eh, itapon papunta sa baybay dagat namin. So, nang i-ano namin, i-suspend namin yung mga klase. Okay. Kanina nag-suspend kayo ng klase mula preschool hanggang high school. Wala bang karagdagang announcement regarding suspension? Yeah, at 6 o'clock pati yung college suspend rin namin. Ah, pati college suspendin nyo na rin. Both private and public po yan? Yes, both private and public. Alright. Kamusta ho naman yung ano, nakabuti ba yung epekto nitong bagyo doon sa oil spill naman dyan sa area ng Rosario? Nakasama pa kasi ang inaasahan namin ay init para mag-evaporate kagad ang natitirang diesel. Ngayon naman halos konti na lang eh, konting-konti. Siguro walang 3% pala natitira ng mga yung natapon ng diesel. Pero habang mainit ang panahon, mas maganda sana para sa amin. Meron ba kayong mga iniligas ng mga kababayan natin sa Cavite para makaiwas sila sa peligro? Wala naman, hindi pa naman ganun kasama. Pero iniigitay kasi namin, sa lakas ng ulan kagabi, pababa na yung tubig galing bundok. Sasabihin ng high tide ngayong umaga, doon naakit talaga ang tubig, baka doon kami magkabaha. Okay. Pero ngayon, so far, wala pa naman kayo na re-receive ng mga balita tungkol sa baha? Wala pa naman. Mm-hmm. Okay, Gov. Puntahan ko lang ho yung Rosario, no, doon sa nangyaling oil leak. Dahil medyo mukhang hindi pa ho nakakapangisda yung ating mga kababayan dyan. Ano, ano po yung binigay nating tulong, suporta, ayuda doon ho sa ating mga naapektuhang mga mangingisda? Kasalukuyan, i-distribute kami ng relief effort. Tapos yung nag-i-inventory na kami ng lahat ng mga shellfish farmers doon para ibigyan sila ng compensation para sa sira nilang harvest. Isang cycle ng harvest siguro, isang buwan masisira ang harvest nila. Kaya yung nawalang kita nila ay gagawa kami ng paraan para maibalik sa kanila yun. Yun ang gusto nangyari po bang yun, Gob, eh? Tama ba na ang maging advisory eh, huwag hong mangisda sa lahat ng karagatang sakop ng Cavite? Hindi naman, nagpo-precautionary measure lang kami. Ang tinamaan kasi mga 300 to 400 meters offshore lang eh, na hindi naman talaga pinupuntahan ng mga isda. Mm-mm. Pero until we get a complete toxicology report mula sa BIFAR, condition ng marine life, ay hindi ho kami mag-advise na mangisda muna. So what do you suggest doon sa mga ano, yung mga talaba, yung mga tahong na nakukuha po dyan sa area? Ayun ang binawal muna namin dahil tinesting namin, talagang may diesel yung mga ano nila eh. Yung pinakakain ng talaba at saka tahong eh. Talagang hindi naman makakain kasi nung nagpunta ko ako ng Friday Gob eh. Talagang di ba paghuli pa lang nila, may amoy na eh, no po? Hindi talaga pwede. Mukhang may mga nagkasakit, kailangan yatang ipagamot, nagkaroon ng mga respiratory ailment dahil doon masakit sa dibdib eh, no Gob? Oo, mahirap kasi ang ginawa ng mga tao, sumugod sila papunta para salupin ng diesel eh. Napaka-toxic ng fumes doon. Maraming na-apekto niya, maraming yung hospital. Kasi daw eh, ano, may bigas at saka grocery, kaya nag-aring naman. Oo, mali yun eh. Dapat din nila ginawa yun. Oo. Yung kaya pati mga bata, ginawa playground, yung baybayin. Oo nga eh. So kayo, bawal na ho yan. Hindi nyo na pinapalapit doon sa lugar? Gob. Ayan. Apa. Bawal na. Hindi nyo pinalalapit sa lugar. Bawal po. Bawal po namin. Kasi lalo na sa mga bata, hindi natin alam ang kondisyon ng mga bata. Mas mahina ika nga yung kanilang mga respiratory ano system, di ba? Kung yung mga matatanda, medyo dumating. Gob, salamat po. Okay, welcome. Morning, Gob. Thank you. Morning. Ayan, ha? Okay po.